Okay. Bago po ang lahat, itago nyo naman po ako sa pangalang si Kim. Artistahin to ha. Si Miss Kim, Tubong Mindanao po ako, DJGel. Anin po kami magkakapatid, pangalawa po ako sa panganay. Sa edad na 13 anyos, lumuwas pa ako dito sa Metro Manila. Kinuha po ako ng tita ko para ipasok niya ako sa promotion, no? Nakapunta sa may Japan, DJGel. Pero kalaunan, hindi po ako tuloy dahil ayoko nagtrabaho dahil sa bar ako magtatrabaho sa Japan. Ang tita ko kasi DJ, sa Japan. Kaya nakapagpangasawa siya doon. Bago umalis, pabalik sa ng Japan, ang tita ko, pinasok niya ako sa kasambahay sa kaibigan niya. Pero sa Laguna, DJ, 14 pa lang ako, elementarya lang na tinapos ko, kaya hindi ako makapasok ng trabaho hanggang hindi rin ako nagtagal sa amo ko. Dahil sa natatakot ako sa amo ko kung lalaki. Dahil manyak kasi, muntik niya ako pagsamantalahan. Kaya umalis ako, tinulungan ako ng kasama ko. Sa kanila muna ako tumuloy ng ilang month. Nakalipas ang 3 buwan. Kinausap po ako ng kanyang nanay. Kaibigan ko, sabi niya sa akin, Kim, gusto mo ba pumasok ng trabaho? Kasi ang kumari ko ay naghahanap ng tindera ng kantin nila. Sabi ko naman, sige po nanay, saan pong lugar, nay? Sagot niya, sa Cavite. Yung araw na yun, DJ, kinuha ako ng magiging amo ko. Gabi na kami makarating sa Cavite. Nagulat ako pagdating namin, hindi po pala kantin ang papasukan ko, kundi isang bar. Kinausap ako ng boss ko, DJGel. Sabi niya, pangalan mo at kung ano ang pangalan mo at ilang taon ka na. Sabi ko sa kanya, Kim po ang pangalan ko, ma'am. 14 pa lang po ako. Bigla siyang nagsabi, mama, ang bata pa pala ng kinuha mo. Kasi po nanay niya ang kumuha sa akin doon sa nanay ng kaibigan ko. At nagsabi po ang ulit, ma'am, ayoko po dito. Hindi ko kaya ang trabaho. Umiyak ako, DJ. Ang sagot lang sa akin, hindi ka pwedeng umalis dahil nagbayad kami sa mama sa kumari niya. Or nagbayad sila ni mama niya doon sa kumari ng mama niya. Nagulat ako, ibininta pala ako ng nanay ng kaibigan ko. Sa ilang araw ko doon, umiyak ako ng iyak. Pipilitan ako sa trabaho na yun dahil sa edad ko na, bata pa ako at hindi ko ako umiinom, DJ. Umabot ako ng 5 months kung sino-sinong lalaki na katipol ko. Nakakausap ko, may gwapo, may pangit, may matanda, may bata, may babaho, at may mabango. Basta iba-iba, DJ. Hindi ako masaya sa naging nangyari sa akin sa trabaho na yun. Pinilit ko ako ng amo ko na lumabas, sumama sa customer. Pero hindi ko talaga kayang gawin yun na sumama kahit na magagalit siya sa akin. Kasi DJGel, wala pa akong karanasan. Kahit nga, pag inom ng isang buting beer, lasing na ako. Minsan, sinusukahan ko nga lang yung mga customer. Sobrang hirap ng nangyari sa akin. Sabi ko sa sarili ko, lalayas ako sa lugar na to. Dumating ang mga araw na yon, may nakilala akong isang lalaki, naging customer ko. Itago na lamang natin sa pangalang si Bansot.
Noong una ko siya nakita, pumasok siya sa may CR ng lalaki. Paglabas niya, nagkasalubungan kami na pangiti-ngiti siya sa akin. Pero di ko siya pinansin. Mamaya bigla ko tinawag ng kasama ko. Sabi niya, tawag ka ni Kuya Bansot. Gusto ko raw makilala. Lumapit naman ako, JJ. Nagwintuhan kami. Dami niya tanong sa akin. Sabi niya, ang bata mo pala, hindi ka bagay dito. Gusto mo bang umalis dito? Tulungan kita yan, ang sabi niya sa akin, DJ. Halos araw-araw siya pumupunta, nanliligaw siya sa akin, nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Ang bait niya, kaya... Ang bait niya, nakalipas ang isang buwan, nagsabi siya na sumama na ako sa kanya, bigyan niya lahat ng pangailangan ko, at pagpapaaralin niya ako ng high school. Dahil sa ganoon, sumama ako sa kanya, pagkakataon ko na rin na makakaalis sa ganong trabaho. Nagsama kami, DJ, masaya naman ako sa kanya, ginawa naman niya ang pangako niya sa akin. Ramdam ko na mahal niya ako, DJ. Kahit matanda na siya ng edad kaysa sa akin. Minahal niya ako dahil tinanggap niya ako kung saan ako galing, DJ. Kung saan ako galing. Makalipas ang isang taon, biglang nagbago ang lahat. Ito na. Nagtataka ko, hindi na siya umuwi ng bahay. Minsan ko nga lang, minsan na nga lang ako pinupuntahan. Pero hinayaan ko na lang, DJ. Makalipas ang ilang araw habang natutulog siya, bigla na lang nag-ring ang phone. So nagising siya. Pero hindi niya sinasagot. Sabi ko, bakit ayaw mo sagutin? Sabi niya, DJ, hayaan mo yan. Sabi ko, sagutin mo, ayaw niya pa rin. Nagtataka ako, DJ. Kaya ginawa ko ang cellphone niya. Nakasave na pangalan, Paring J. Sabi ko, si Paring J pala to, bakit ayaw mo sagutin? Tawagan mo at iparinig mo sa akin. Nung binitawan niya, DJ, nagulat ako na sa rinig ko, boses ng babae ang sabi, Han, asan ka na? Punta ka na dito. Galit na galit ako, DJ. Kinausap ko yung babae. Sabi ko, hoy, tigilan mo ang asawa ko. Sabi niya, kabit ka lang, di kanya asawa. May asawa yan si Bansot. Nagulat ako sa nalaman ko, DJ. At yung babae kausap ko, babae rin niya. Sobrang gumuho ang mundo ko dahil niluko niya ako. May asawa pala siya at maraming babae. Hindi lang ako. Iyak nang iyak ako, DJ. Sabi ko, bakit niluloko mo ako? Sagot lang niya sa akin, sorry, 1 week lang ako. Sorry, 1 week ako, iyak lang, DJ, nang iyak. Hindi na ako kumakain. Gusto ko ngang magpakamatay nung time na yun eh. Dahil mahal ko siya, siya lang una kong lalaki sa buhay at nakuha niya sa akin. Sa nangyari sa amin, DJ, nag-usap kami ng maayos. Naging okay kami ulit, pero 2 araw lang yun. Tinanggap ko na may asawa siya. Sabi ko, iwanan mo lahat ng babae mo. Sabi niya, DJ, oo. Oo daw. Pero hindi niya ginawa, 1 hapon lang, nagpaalam siya. Pupunta daw siya sa airport. May susundin daw siya.
kagagabihin siya sa pagdating pero hihintayin ko para daw siya, DJ. Pumunta na lang, or DJ, pumuti na lang ang mata ko. Walang bansot na dumating, alauna na ng umaga, madaling araw. Wala pa rin siya. Ginawa ko, DJ, lumabas ako sa bahay. Naisipan ko na pumunta sa dating pinapasukan ko. Ayun, pagdating ko, nagulat ako, sinalubong ako ng dating kasama ko. Ang sabi niya, "Hala, ano nangyari sa'yo? Lagi ka dito si Kuya Bansot. May ibang-ibang kasamang babae." Tinanong nga kita, be, kaya kung asan ka, ang sabi niya, naghiwalay na daw kayo at pinauwi ka niya sa may Mindanao. Ang sagot ko sa kanya, ganun ba? Walang hiya talaga siya. Nalaman ko, DJ, lalo ako nagalit, di ko alam na naramdaman ko nung nanginginig lahat ng katawan ko. Kaya pagkatapos namin mag-usap ng dating kasama ko, ay umalis naman po ako umuwi sa bahay. Abang nakita ko yung isang kakilala ko na may motor na nagpahatid ako sa kanya. Sabi ko, "Kuya, hatid mo ako." Pero doon tayo dumaan sa may kabila. Sa after 10 minutes, DJ, abang bumibiyahe kami, may mga bar kami na nadaanan. Malayo pa lang, DJ, nakita ko na yung sasakyan ng jowa ko na nakaparada sa labas ng resto bar. Oh, yayamanin pala yung boyfriend mo, may sasakyan pala. Sabi ko sa sinasakyan ko na motor, "Kuya, hinto mo dito." Pagbaba ko ng motor, DJ, kita ko na ko yung jowa ko, may katabing babae. Ang ganda, DJ, mukhang badyaw. Kulot at buhok at negra pariho sila, bansot. Salamin kasi ang pinto ng bar, DJ. Kaya kita ko kagad, DJ. Pagpasok ko, gulat siya, DJ. Sabi ko, andito ka lang pala. Mukhang tanga ako nag-aantay sa iyo doon sa bahay. Ginagawa ko sa kanya, DJ. Sinampal ko siya. Sinabunutan ko, juwa ko. Biglang lumayo yung babae. Sabi ko, uwi ka sa bahay, usap tayo. DJ, sa una akong umuwi. Or DJ, una akong umuwi. Mamaya-maya, idumating siya. Ito pa, kasama niya ang babae. Sabi ko, "Bakit kasama mo yung babae?" "Kupal, kupal ka," sagot ng jowa ko na si Bansot sa akin. "Dito kami matutulog, tabi-tabi tayo." Sa galit ko, DJ, umiyak na lang ako. Sabi ko, "Bansot, please lang. Sakit na nang ginawa mo sa akin. Tama na, umalis na lang kayo. Sa labas na lang kayo matulog." Umalis nga sila, DJ, kasama ang babae. Magdamag ako, walang tulog, DJ. Iyak lang ako ng iyak. Kinabukasan dumating siya. At siya pa ang may ganang magalit. Bigla niya akong sinampal lang sinampal ng mag-asawang sampal at sinuntok. Mag-asawa, kabilaan siguro, no? Nagalit siya kasi daw pinahiya ko daw siya sa may bar. Wala na akong lakas para lumaban sa kanya. Umiyak na lang ako, DJ. At ito pa, ang sinabi ko, "Bansot, ayoko na maghiwalay na tayo. Hindi ko na kayang ginagawa mo sa akin. Pero ito, tandaan mo,
Kung ano ginawa mo sa akin, babalik sa iyo. Kung ano meron ka, mawawala sa iyo. Yun ang mga huli kong sinabi kay Bansot DJ Jell. Bukas na bukas, kumuha ako ng tiket. Umuwi ako ng Mindanao. Kinabukasan DJ na bilin niya ako ng jacket. Madaling salita DJ, nakauwi ako ng Mindanao. Or binilhan niya ako ng tiket, no? Madaling salita DJ, umuwi na ako ng Mindanao. Masakit sa akin DJ dahil minahal ko siya noong mga panahon na yun. Pero ngayon DJ, bangungot na lang sa akin, di rin nagtagal, bumalik ako ng Manila. Dahil naawa ati ko sa akin, iyak nang iyak lang ako, di na ako kumakain. Hindi ko alam, or hindi alam ng pamilya ko, na ganun ang naging trabaho ko at nangyari sa akin sa Manila. DJ, nakabalik ako ng Cavite. Bumalik ako sa dating trabaho ko para makalimutan ko yung lalaki na yun. Matagal ako bago makamove on sa taong yun din, DJ Jell. Nasanay na rin ako sa trabaho ko, hanggang table lang ako. Hindi ako lumalabas. Malakas ako umiinom, DJ. Hindi tulad dati. Sabi ko, sarili ko, hindi na nga ako magmamahal kasi walang lalaki na magseryoso sa ganitong trabaho. Nakalipas ang isang taon, DJ Jell, okay na ako. Isang gabi, may biglang nag-operation, bakal, sa bar namin. Mga pulis, matulis, nag-inspeksyon na lang sila. Mga customer kung may mga dala bang mga bakal o baril. DJ Jell, may isang pulis na lumapit sa akin. Bigla akong natakot. Pero nagtanong lang kung ano ang pangalan ko. Sabi ko, si Kim po. Sabi ni Sir, pili bang makahingi ng number mo? Ako naman, si Tanga, bigay agad ng number. Ang cute niya kasi, gwapo pa. Kilig naman ako, pero wala yun sa akin, DJ. Kinabukasan, DJ, may nag-text sa akin at siya nga. Nag-text lang, nakipagkaibigan hanggang nanligaw sa akin, pero DJ, ako naman, si Tanga, sumagot ka agad ng oo. Agad kasi sa isip ko, libangan ko lang, walang seryosuhan. Pero kinain ko lahat ng sinabi ko, DJ. Isang araw nag-text sa akin, niyaya niya ako lumabas. Sabi niya, kain daw kami sa labas. Pumayag naman ako, pero iba pala ang kinain niya. In short, DJ Jell, may nangyari sa amin pagkatapos or pagkakataon na yun siya ang pangalawang lalaki kong minahal. Naging okay naman ang relasyon namin ng ilang month dahil sa trabaho niya, DJ, biglang or bilang lang yung araw na magkakasama kami. Pag nagkikita kami sa malamig na lugar lang kami, nagpupunta sa bahay na walang kusina. DJ, ramdam ko na mahal niya ako. Nakikita ko at nararamdaman ko yun. Kahit nasa trabaho siya, palagi siya nagte-text sa akin kung kamusta na ako, kung nakakain na ba ako. Kasi wala pang Facebook nung time na yun. Kaya nagte-text lang siya. Dumating yung araw, DJ, na nagpaalam siya sa akin, pupunta sa may Batangas. May training daw siya, 6 months.
Eh di 6 months siyang mawawala. At hindi kami palagi nagkapag-usap noon. Kasi nga bawal daw ang phone, nakakapag-text lang daw siya, saglit, patago pa. DJ, hindi ko alam. Nung nakaalis na siya, buntis ako sa first baby namin. At bigla naman siya, hindi na nga nagpaparamdam. Eh, sa kain lumalaki na tiyan ko DJ, wala pa rin siya. Hinahanap ko siya, nagtatanong ako sa mga kaibigan niya. Ang sabi, wala siya. Pumunta ako sa station nila, wala daw siya. Lumipas ang ilang month DJ, wala pa rin ako balita. 8 months na tiyan ko, bigla akong... Bigla akong may natanggap na balita. Ang sabi ng kaibigan niya, na pulis din. Ma'am Kim, ikakasal na si Sir. E di gumuho ang mundo ko. Nung nalaman ko, iyak ako ng iyak. Iniisip ko kung kakausapin ko siya bago siya ikakasal para malaman niya na buntis ako. Pero... hiniyaan ko na lang siya, DJ. Hiniyaan ko siyang maikasal sa taong mahal niya. Kahit mahal ko siya ng sobra dahil may anak kami, DJ, pagkatapos ko manganak, kinuha ng nanay ko ang anak ko. Inuwi niya sa may probinsya namin. Hindi rin nalaman ng jowa ko na may anak siya sa akin. Umalis na rin ako sa may Cavite para makalimot sa lahat ng pinagdaanan ko. DJ, noong taong 2013, nakilala ko naman ang asawa ko ngayon, pero bago siya, nakilala marami pang dumating sa buhay ko. Natuto akong magbisyo. Napasama sa mga kaibigan. Ayun nga DJ, yung pinsan ng naging asawa ko, kaibigan ko siya noong time na yon. Ang sabi niya sa akin, Kim, dumating pinsan ko galing sa may Korea. Naghahanap siya ng babae. Papakasal sa Koreano. Sabi ko sa kaibigan ko, ano yun ate, yung batsa? Usap kayo ng pinsan ko, mamaya papunta tayo sa bahay nila ha. DJ, nakilala ko si E. Kina. Or si E, Mr. E siguro. No? Kinausap niya ako at pinaliwanag lahat ng tawag. Lahat ang tawag noon, DJ. Fixed married. Yes. Pero sa madaling salita, DJ, hindi niya ako pinakasal sa Koreano. Dahil sa akin siya, nagkagusto. Walang ligaw-ligaw na nangyayari, DJ. Basta, nagsama kami, DJ, na laman niya lahat ng pinagdaanan ko. Sobrang bait niya sa akin, DJ. 8 years na kami nagsasama, kahit hindi kami kasal. Masaya kami, hirap at sa ginhawa. Pag-uwi ko dito sa may probinsya, tinanggap ko na si Jesus Christ sa buhay ko. Nagpabinyag ako sa isang born again. Sa lahat ng pinagdaanan ko sa pagsubok sa aking buhay, ay natuto pa ako sa aking pagkakamali ko, DJ. DJ, hanggang dito na lang po ang aking sulat. Maraming salamat po sa pagbasa.
Pagpasensyahan na po ninyo, medyo magulo at hindi ko rin naayos. Maraming kulang sa kwento ko. Hindi ko na rin sinabi yung iba, pero ganun pa man, salamat po ulit. God bless you. Ingat po kayo palagi. Gawin mong masaya ang problema mo. Bawal na kasi bangot. Dapat smile ka lang. Dito sa Digital Love Lines. Digital Love Lines. Maaari kang tumawag. Hanapin lamang sa inyong mga Imo Messenger 0921-2400-622 or OFW Emotion TV Radio. Tumawag ka at i-share ang iyong love lines. At tumawa lamang sa Digital Broadcasting Services live at youtube.com. Live tuwing hapon. Oras sa Pilipinas, alauna hanggang alas tres. Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. DJ Jell Remix. Grabe, no? Grabing kwento niya, no? Kasi 13 anyos pa lang siya. Wala siyang tinapos, grade 6 lang. Kinuha siya ng tiyahin niya na nakapag-asawa sa may Japan para dadalhin sana sa may Japan. Pero ayaw niya kasi minor pa, siyempre, no? At saka, ano po kasi, no? May, sa bar po kasi magtatrabaho. Na? Bago po umalis yung tiyahin niya papunta sa may Japan, iniwan muna sa kaibigan niya, pero bininta pala ng nanay ng kaibigan niya doon sa may-ari din ng bar. Tapos lang. Ayaw niya pumunta sa Japan kasi nga ayaw niya magtrabaho sa bar kahit na malaki yung sahod, pero napuntahan niya sa bar pa rin. Kasi may mga tao talagang na kumbaga naman samantala. Yung tipong ganun. No, binintaan itong nanay ng kaibigan niya doon sa bar. Pero ito masaklap, no? Kasi itong lalaki nung naging ka-partner niya. Kasi bisyo na talaga siguro ng lalaki na yon na pumasok sa mga bar tapos kumuha, tumatarget ng mga chicks. Parang ganun. No? Kaya nung naging chicks na siya, hindi na siya inuuwian ng lalaki. Yung lalaki doon po naman umiikot-ikot sa mga bar. Ganun pa rin, eh, masaya pa rin yung kahinatnan ng kwento niya. Akalahin mo yun na. May tao pa rin tumanggap sa kanya. Na 8 years na sila ngayon nagsasama kahit di sila kasal. At saka yun po yung importante sa lahat. Na nagbalik loob siya, pinabayan sa Panginoon, pumasok sa bilang isang Christian or born again, sorry. 15 minutes after 1 o'clock, meron po tayong sender na isa pa. So abangan po ninyo mamaya kung sino deserve na manalo ngayong araw na ito na makapasok doon sa weekend, sa Friday or sa Saturday. Doon po natin husgahan kung sino po manalo sa kanila ng 3,000 pesos cash.